Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, meron tayong i-visit na place na first time nating pupuntahan. Ito ay ang Sun Moon Lake in Taichung. So kung naalala nyo, nag-Taichung na tayo before nung last nating Taiwan last year. We stayed in Taichung for like 3 days. We explored the area. Pero hindi natin napuntahan ang Sun Moon Lake. And last year din, if naalala nyo, meron tayong nakilala na friend dito sa Taiwan. Nung nag-hike tayo sa Elephant Mountain, nakilala natin si Richard from the US, di ba? Tapos tinanong ko siya, sabi ko na, ano yung favorite place mo sa Taiwan? Tapos sabi niya, Sun Moon Lake in Taichung. Kaya sabi ko, oh, ano bang meron sa Sun Moon Lake? Hindi ko kasi napuntahan yun dati. Kaya this time, we are going to visit that place. Ooh! So, I just booked a tour with Cloak from Taipei going to Taichung or sa Sun Moon Lake. And then you can use my discount code para mas mapababaan nyo pa, no? Marvin sa Mako Cloak, of course. And then, meetup is at Taipei Main Station. 7:15 daw yung pag-gather, pero 7:30 daw aalis. It's currently 6:55, so we have like more or less 20 minutes. Pero syempre meron pang 15 minutes na grace period, so more than 20 minutes, 35 minutes pa. I'm staying here in Ximending. I think travel time going to the Taipei Main Station is mga 15 minutes, hopefully. So, ay, wait lang. Tatawid na tayo. Nag-stay ako ngayon dito sa Meander Hostel. Dito rin ako nag-stay sa last kong Taiwan. I just really love the place kasi I love the common area. So spacious ng common area. It's pretty quiet. So, yeah. I stayed again here. Around Ximending area siya. Ximin area. So, from the hostel going to the train station, siguro mga 5 minutes na lakad. Pero I love the place. Maraming convenience store. Kahit 24 hours, maraming mga nagaganap sa area. Let's go! And say good morning, Ximinding. Ah, yan. Nawala masyadong tao. Perfect. Tara ni Kuya. May magandang shot. May taga-picture. Shout out kay Kuya. Mukhang Pilipino to. Yan. Ximinding guys on a Monday morning. Ay, ano ba kayo? Ximin Station 6. Let's go. And so, from Ximin Station, we're gonna take the blue line, Banan line. One station away lang naman ang Taipei Main Station from Ximin. Again, paulit-ulit kong sinasabi, favorite ko ang Taiwan train system kasi it's really easy. I compare mo siya sa Japan, sa Korea, saan pa ba? It's way more easier. Ewan ko, nadadalian ako sa train system nila dito. No? So parang meron silang green line, blue line, and red line. So Ximinding, green line, papuntang Taipei Main. Baka yung Taipei Main, lahat ng lines nandun, no? And then yung red line, papuntang Taipei 101, Tam Sui, ano pa ba? Okay, pasok tayo sa train. Ayan, we're gonna take the Banan line, blue line. Easy car. Okay. Ayan. Blue and green line sa baba. Let's go. Ayan guys, sakto merong train na dumating. Pero hindi ko alam kung tama ba to. So nandito tayo sa Ximin. Naka-bold to, so tama. Nasa Taipei Main Station. So saktong-saktong dating natin, merong train. Let's go. Let's go. Tayo na lang tayo kasi isang station lang naman. Okay, and just like that, nandito na tayo sa Taipei Main Station. Actually, si Google, kapag ito pala, kapag magkukulok tour kayo, laging nasa East Gate 3, nandun lagi yung meetup, no? Na-notice ko sa mga iba kong kulok tours, even before, East Gate 3 siya. And then si Google, lagi niya sinasabi na mag-exit sa M4. Pero every time nag-exit ako sa M4, nawawala ako, guys. So, I recommend you just exit sa M3.
mas madali siya, mas malapit siya dun sa East Gate 3. Well, based sa aking experience na paulit-ulit na akong nawawala, M3 is the key. So, yan. Si Google lagi niya sinasabi, M4, you can follow naman if you want. But, personally, mas feeling ko mas malapit sa M3. Never ko pa nahanap kapag sa M4 ako nag-exit. Lagi ako lumalabas. So, M3 tayo ngayon. And then, ito pala if maganda ang Taipei Main Station na base, if feeling nyo alis kayo lagi ng Taipei, like pupunta kayo sa Taichung, sa Ilan, yung mga karatig bayan ng Taipei. Kasi, syempre, Taipei Main Station, nandito lahat ng train system. Local trains, green, red line, tapos syempre yung mga high-speed railway, papunta sa iba-ibang lugar ng Taiwan. Nandito rin yung TRA, yung sinakyan natin ni nung kasama ko si Ansen, yung nakilala kong friend. Nagti-TRA kami papuntang Jufin, papuntang Rufang, yung mga ganun. Ilan, kung gusto nyo mag-Ilan. And nandito rin yung, of course, yung airport railway. Kung pupunta kayo sa airport, pauwi. So magandang base ang Taipei kasi almost nandito lahat na lang pwede yung sakyan. So yan, dito ako mag-exit sa M3 Cosmos Hotel. Again, hindi ito ang nire-recommend ni Google kapag nag-map kayo. M4 siya. Pero nawawala ako sa M4. Parang mawawala ulit ako. Bakit parang palabas tayo? Nagbibida-bida pa naman ako. Parang M3 ako last time. Fingers crossed. Sana tama. Or Y3 yun. Pag mali ako, i-edit out ko na. Edit out ko na lang. Hala? Tama ba ang nangyari? I think so. Ayan, di ba? M3 to. Tama ako, oh. M3. Tapos paglabas nyo sa kanan, that's the Taipei Main Station. Ito. Pero let's see kung East Gate 3 siya. Ay, M4 pala yun. Tama rin pala yung M4. Sorry. Correction. M4. Ayun yung M4, oh. M4. M4 pala. Sorry. Pwede rin pala M4. Sayang, akala ko meron ako mga bagong knowledge na may impart na M3. M4 pala, follow nyo lang pala si Google. Huwag nyo akong i-follow. I stand corrected. But parang hindi ko na-notice yung M4 dati. Okay, baka busy lang ako dati. Kaya M3 lang yung nakita ko. Ayan, pagka-exit nyo sa M3, makikita nyo na yung Taipei Main Station. Pero let's hope na ito yung East Gate 3. Pag hindi, pwede naman tayong umikot. Ayan, ito pala yung exit ng M4. Dati naligaw na ako dito kasi sabi ko, hala, bakit lalabas? Lalabas ka pala talaga ng station. Tapos ito, makikita mo tong Taipei Main. Usually nandito ang clock meetup sa East Gate 3. Ayan, pagka-exit nyo ng M3 or M4, makikita nyo yung labas south, no? South Gate. At naligaw na tayo dito last time. Akala natin yung east is nasa kaliwa. Ang east, kung nakaharap kayo sa south, is nasa kanan. So dito tayo, pupunta sa may kanan. Ayan, perfect guys. East 3. Pasok tayo. Hanapin natin ang ating tour guide. Ayan, merong mga naka-yellow. Ah, ito yata si My Pro Guide. Sun Moon Lake? Sun Moon Lake. Yeah. Sun Moon Lake. Marvin, sama ako. This one? Yes, that one. You only one. Okay, yes. We waiting here. Alright, sure. Oh, to use WhatsApp. WhatsApp, yeah, sure. And sure. Open you. Okay. So I will build a group for today. Alright, cool. Later. Yeah. Marvin, yeah. Thank you. Oh, I see. So we'll wait for the rest of the group. I think ano lang kami. Nakita ko sa listahan 4. So baka 4 lang kami. Let's grab a quick breakfast. Diyan lang naman si Kuya. May Family Mart dito. Kain lang tayo para hindi tayo gutom. At least hindi tayo late. To my groupmates. Nauna ako sa inyo. Paano ba yan? Sorry. Minsan lang ito mangyari. This is a once in a lifetime opportunity. Nauna ako sa tour, guys.
Actually, itong gate na to is gate 3 ang meet-up talaga ng mga tours. No? And bumili lang ako ng black coffee and... Ano ba ito? Mint chocolate mochi bread. Okay guys, we're complete. Ayan. So, walo lang kami ngayon sa tour. I'm not sure, siguro naka-van lang kami, no? Kasi walo kami sa tour. Feeling ko yan yung mga ano, Shifen, Jufen, no? Kasi naka-bus, madami. Well, inaantay natin yung sasakyan. Pakita ko lang yung kinakain ko, mochi, ano nga? Mint chocolate mochi bread. May mochi siya. Parang bread tsaka mochi, carbs to carbs. Interesting texture kasi bread and mochi together. But for me, it's just okay. Alis na ba tayo? Alis na yata kami. Let's go. Wait lang guys. Meron pa isa, oh. May green pa pala na mint. Interesting flavor. Mochi, mint, bread. Parang kang kumain tapos nag-toothbrush at the same time. Kasi merong mint, no? Parang kung kumain tas ng toothbrush. Ayun guys, after 3.5 hours or a little more than 3 hours na biyahe, nakarating na tayo dito sa Sun Moon Lake sa Taichung. So ang first stop daw natin is sasakay tayo ng boat. Ayan, nandito tayo sa parang pier. Ayan, kanilang pier. Let's go! Actually, mostly na sa tour namin, parang Filipino. Six kami na Filipino. Tapos, dalawa lang yung hindi Filipinos. Ayan. So, bali, pier siya na may bundok-bundok. Ayan. At, grabe yung init ng araw. Sa kaka-travel ko ng, ilang weeks ba tayo nag-travel? 3 weeks ba? Japan, Taiwan, nangitim na ako. Ang itim ko na, but it's okay. Like, yan yung proof na we had a great trip. Chari. Na-enjoy natin yung araw. Chari. Ayan na. Let's go. Sun Moon Lake. Ayan. Ay, sasakay tayo dito? Yan guys, lahat kami nag-aantay ng for the next ferry or for the next boat by sasakyan. Yan guys, sumaba na yung pila. Good thing nasa unahan tayo ng pila. So, quick story lang about Sun Moon Lake. According to our tour guide, kaya siya tinatawag na Sun Moon Lake kasi yung mapa niya, I'm not sure if makakapaghanap ako ng picture but ilalagay ko dito. Yung there's a moon lake and then the sun lake. Yung moon lake medyo pahaba daw siya and then yung sun lake yung medyo larger and pabilog. Kaya Sun Moon Lake. Tapos according to him, hindi daw pwede mag-swimming dito sa Sun Moon Lake. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, because it's dangerous. Parang very deep, parang 10th floor building daw dito and then maraming ferry. So, for everybody's safety, bawal mag-swimming. Pero there's a one day in a year na pwede mag-swimming every September. So, hindi niya alam kung anong exact date. But once a year, pwede mag-swimming dito every September. Hey guys, so nakarating na tayo sa ating first stop dito sa Sun Moon Lake. Ooh, parang ooh, ay ang ganda rin ng tubig ha, ang linis oh. Green na green oh. Ang ganda ng kalmado. Oh, kalma. Baby, kalma. Ayun guys, so nagbasa-basa pa ako ng konti kung bakit hindi pwedeng liguan dito.
medyo hindi ako na-satisfied sa sagot ng tour guide na marami daw kasi boat, which is pwede naman, no, for safety, and then malalim daw masyado. Iniisip ko kasi, what if yung mga magagaling maglangoy gusto talaga nilang maligo? Tapos, ayon kay Google, one of the reasons as well kung bakit hindi siya nililiguan, kasi part of this lake pala is used for drinking water. So parang siguro may dam sila dito na, or maybe this lake, no? Kasi kalmado, mukhang malinis. So possibly yun yung one of the reasons kasi ginagamit nila na drinking water yung tubig dito sa may lake. So hindi siya pwedeng liguan din. Ayan. Ayan, oh, ang ganda. Wait lang. Picture ako. Mamadali na naman yung tour guide. Wait. Ay, ang ganda pala nung tinanggal ko yung shades. Ang ganda. Ay, ang ganda dito, guys. Pero yung tour guide nagmamadali. Hayaan mo nga siya. Wait lang, magpipicture lang ako. Ayan, guys. Ang saya. Mainit pa yan, no? Feeling ko kapag malilim dito, ang sarap mag-relax dito. Bes, yung tour guide namin, picture ng picture, parang pwede mag-content din ako. Tinatawag-tawag niya ako, tapos kapag nabibidyo-video ako dito, pinapamadali niya ako kasi magki-picture daw. Hindi ko naman kailangan ng group photo. Mas kailangan ko pa mag-vlog. Ito pa. Ayan, guys. Pero malinaw siya, oh. Love it. So dito na rin yata, ala, tatawagin na naman ako ng target, magagalit na naman to. Ito na ako, ito na ako, ito na ako. Ay, hake tayo dyan. Merong hagdan dito, guys. Ah, ito yung itlog. Yung tea egg daw, yung sa 7-Eleven. Ayun, guys, famous daw dito ang tea egg. Ayan, no, yung parang egg na binabad sa tsaa. Meron din yun sa mga convenience store, 7-Eleven. So if you wanna try, magkano dito? Ah, 2-4-30. Parang wala namang discount, ha? Sige, bibili ako. Ayan, ang one daw is 15, ang dalawa 30. Parang wala namang discount. Wala namang discount. Dapat mga 2-4-25, ganun. Ayan, bili tayo, sige. Ayan, mga nag-meditate pala dito. Ay, meron may konting akit, guys, ha? Kung may kasama kayong mga elderlies. Hindi naman siya super akyat, pero may konting hagdan, ha? Ay, guys, binabawi ko na. Parang marami pala. Marami palang hagdan. Okay. Ayan, guys. Natatawa ako sa tour guide namin kasi. Di ba, pupunta kami sa isang area. Tapos sabi, okay, picture, picture. Tapos pipicturean niya kami isa group. Tapos afternoon, tara, let's go. Yun na yun, yung parang magpipicture siya asa sa amin as a group, tapos kami individually, bawal na kami magpicture ng individual. Wala kaming time, hindi na kami binibigyan ng time na magpicture each. Hindi naman kami isang pamilya, kuya. For example, picture niya, tapos okay, let's go na, tapos pag magbibidyo lang ako ng konti, shhh, tatawagin niya na ako, nestress ako sa kanya. Itong temple, Shuangguang Temple. So this is the temple, and then view from the top, makikita nyo yung lake. Yeah. Actually, pwede kayo magkotse, no? Pero siguro iikot lang kayo. From there. Hello po! Hi, vlog! Family from Jensen. Meron din ditong solo traveler si Tita. Tita, ano nga ba yung name nyo? Mag-hi kayo sa vlog, Tita. Imelda. Imelda? Hi, Tita Imelda. Solo traveler. Diba? Puro kami Pilipino sa tour na to. Majority. Ayan, pwede na kumain dito ng itlog. Ah, Tita Imelda, tinatawag tayo.
ayan na naman, tinatawag na niya. Parang wala kaming freedom na, ano, lumayo. Ano, wala tayong freedom na lumayo sa kanya. Kami din sa Jufin, pinapabayaan niya naman kami dito. Parang, ito strict si Kuya, parang susunod lang sa kanya lagi. Gigil yun ako. Gigil yun ako. Picture na naman. Para sa may picture na yun, para sa company. Ayan guys, so bibigyan niyo daw kami ng 7 minutes. I'm so happy. May freedom ako for 7 minutes. Sorry. Ano, explore. Ano magagawa natin ng 7 minutes? Feeling ko marami pa tayong magagawa sa 7 minutes dito. Wala pa akong background na magandang San Moon Lake. Manggalo tayo dito. 7 minutes daw eh. Thumbnail. Eh, hindi maganda. Thumbnail. 7 minutes. Ilan pa? May 6 minutes pa ako. Yan lang, i-enjoy ko lang yung freedom na 6 minutes. Kasi minsan lang tayo binibigyan ng freedom na hindi niya tayo tinatawag. Dali, lahat ng angulo ay ano muna sa 6 minutes dito. Ayan. Dali, may 5 minutes. Saan tayo? Oh my God, pwede bang mag-extend? Tatawagin, tatakot na ako. Tatawagin niyo na ako. Kailangan ko ng 5 minutes dito naman. 5 minutes. Dito. Hi, cute. Baby boy. Ah, here, pipicturean niya daw ako. Sige, pipicturean ako ng tour guide. Here. Ah, stand. Ah, here. Ah, here. Sheshe. Ayan, diba? Sabi niyo, bibigyan niya ako ng freedom ng 7 minutes, pero tinawag niya pa rin ako. Pero at least, pinituran niya ako. Nagmagandang loob lang naman siya. Okay na. 4 minutes na lang. Ano bang gagawin natin ng 4 minutes? Dali. Picture na naglalakad. Dali, naglalakad naman. Naglalakad ng 4 minutes. Maganda ba yung background dyan? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Ayan. Ilan na lang? 3 minutes? May 3 minutes na lang tayo. Ano pang gagawin ko? Sorry. Joke lang. Pinapatawa ko lang kayo kasi nai-stress na ako sa tour guide kanina, pero I just wanna make it light para hindi ako masyadong ma-stress at ma-divert yung gigil ko sa kanya. Medyo nawawala na naman yung gigil ko sa kanya kasi pinituran niya ako. Nagkusang loob siya. Na-appreciate ko yung gesture ng parang concern. Diba? Concern siya na magka-picture ako. So, I appreciated that nawala na yung bad trip ko and now, he's like my best friend. Charot. Best friend na yung touring ko sa kanya. And guys, actually it's relaxing yung view and maganda talaga yung view. Siguro, medyo mahirap kasi siguro mag-commute if pupunta kayo dito. So, if you have limited time like me, like parang one day lang ang kaya kong i-allot dito, I booked the tour with Glock na lang para, syempre mayroon ng transportation, mayroong guide na nag-ano sa amin, yung boat tickets and all that. But if you have more time, I suggest you do it yourself na lang. Para you are at your own pace, hindi ka nagmamadali, and you can really enjoy the sceneries and the views. If you're like me, sometimes kasi I want to stop in one place and just relax and appreciate the view, but with the tour guide that we have currently, parang hindi ko siya nagagawa kasi wala ka. Hanggang madali siya lagi. I mean, I understand that I'm in a tour and we need to follow him, pero I would appreciate if somehow he could be a little lenient and give us a little freedom. Kasi kahit parang konting 1 minute lang ako kami mawawala, tatawagin niya na kami. Gigil ako sa kanya. Kumabalik yung gigil ko. Wait lang. Wala na. Friends na kami. He's my best friend. Okay. Train your mind to think of happy thoughts. He's my best friend and pinituran niya ako kanina, which I really appreciate, and because of that, I consider him as one of my favorite tour guide. Pero ano yun? May mga buildings dun, no? I'm not sure if these are hotels kasi parang, I don't know. Siguro if you want to stay overnight dito sa San Moon Lake, you can stay in one of those hotels. Ayan, no? Merong mga hotel doon. Para you can really feel the place, no? Parang gusto kayo overnight. Ayan, mas ma-relax kayo dito. Wait lang guys, kainin lang natin yung ating nabiling itlog. Hindi niya pa naman kami hinahanap. Baka nagbagong buhay na siya. Ayan, no?
Egg siya na parang binabad sa tea. Parang nakikita ko rin to sa Korea, sa mga 7-Eleven ng Korea or even dito sa Taiwan. Pagpapasok kayo ng 7-Eleven, amoy na amoy nyo to lagi. Kasi malakas yung amoy niya. Kinakabahan ako, baka tawagin na naman ako ng tour guide. Wait lang, kakain lang po. Ito na, binabalatan na. Medyo mahirap pabalatan. Pero bawal tayo ma-pressure, okay. Take your time. Take your time. Relax. Breathe. Inhale, exhale. Okay. This is the tea egg. So 60 years na daw silang nagbibenta ng tea egg dito sa Sun Moon Lake. Kaya very famous daw ito. 15 ang isa. Ang dalawa, 30. Hindi ko alam ba ito ng discount. Kasi... Okay. So parang ano nga siya? Itlog na because nakababad sa tea, may lasa ng tea itong area na to. And a little salty. A little saltier than the normal boiled egg. Plus the lasa of the tea. Let's go. Ah, diba yung tour guide namin, ano siya, proactive. Pinipicturean niya kami. We're like best friends na ngayon. Na-appreciate ko na yung effort niya. Ayan, diba? Ayan, gusto ko yung mataas yung angulo niya. So, para makita yung lake because of that. Kuya, binibigyan ko po siya ng 5 points para maging best friend ko na. Lunch na po yata tayo. Ay, bumaba na kami. Umikot lang pala kami dun. Umikot namin yung trail dito. Tapos hanggang nakababa na kami ulit dito sa kung saan kami nanggaling. And so I think ngayon lunch time na. Nagtatanungan nga kami, kasama ba yung lunch dito sa tour? Hindi rin kami sure. Pero I think hindi siya kasama. So magda-diet na lang siguro ako. Kasi akala ko kasama. So nung nagpa-budget ako, sabi ko, okay, wala na akong gagastusin. Sorry. Diet. Biglang nag-diet. Nag-auto-diet. Parang wala naman sa mga plano mo sa buhay. Tapos parang, ha? Hindi pala kasama yung lunch? Wait lang, diet na lang tayo. Yung egg, actually, feeling. Feeling naman yung kinain natin na egg. $15 NTD lang. Parang ano naman siya. Minsan kailangan mo rin talagang mag-diet kasi nagkakaano na tayo. Chan, ganun. So, looking at the silver lining, hindi naman siya parang inano natin yung sarili natin, parang degrade ba yan tamang word? Or pinagkait, anong English na pinagkait? Hindi degrade. Hindi ko alam. Basta yung parang pinagkait natin sa sarili natin. Minsan hindi naman ganun. Minsan, we're doing it actually for ourselves, di ba? Hindi tayo nagda-diet para ipagkait yung pagkain sa atin. Nagda-diet tayo kasi wala tayong budget. Tapos na tayo dito sa first stop. Babalik ulit tayo dun sa Pantalan. Tapos mag-wait daw ulit tayo for the next boat. Ang hirap lang kasi mainit talaga. So, ito lang yun. Dala kayo ng payong, guys. I suggest you bring an umbrella. Tamad lang talaga ako magdala ng payong. At wala akong payong. But that's not an excuse. But it could be an excuse for today. Dala kayo ng payong. Super init. Especially if you're going here during the summer. Siguro if pupunta kayo dito on colder weather, I suggest, feeling ko, ang saya ng area na to if colder weather, no? Winter or autumn. Wala. Bilindult eh. Ayan. So wait, another. Ayan na yung boat. Tinatawag na tayo ni tour guide. Ayan guys, yung second stop natin is, ang ganda nito, para siyang, ano bang bansa yung ganito, yung parang may lake tapos may city. Wait lang yung tour guide, mag-explain lang ako ng konti, nang gigigil na naman ako sa'yo, nawawala yung pagka best friend natin. Ala, ang ganda dito, ang ganda nito, ang ganda, para akong nasa ibang bansa. Ay!
Ayan guys, so ito na. Ang ganda ng area na to, para siyang kakaibang bansa. Ayan o. Meron dito. Hey. Yes. My head too big. It's okay. 1, 2, 3, ready? Okay, let's go. Ay, may mga ganun naman pala siyang nalalaman. Because of the... Hindi mo yung mga angles ang nalalaman. Because of that 5-star. Mabalik tayo dito ng feeling ko colder weather, or pag bumalik tayo ng Taiwan na cold weather, kasi ang ganda niya guys. Especially yung area na to, para talaga ako nasa Europe. Ano ba yung bansang ganun? Wow. Wait lang, takbo tayo guys. Let's run. Nahihiya ako kasi hindi talaga siya nagpipicture hanggat hindi kami kompleto guys. Attendance is a must. Yun, mainit pa nga to, na-appreciate ko na siya. What more kung hindi mainit yung panahon. Parang ang ganda tumambay dito sa lake talaga. Tapos yan, bibigyan niya daw kami ng 1 hour free time. Ayan guys, meron tayong 1 hour na free time. Pwede daw kami mag-lunch and all that. And then babalik tayo sa meeting place dito after an hour. I so love this freedom. Diba? Parang ang peg ng tour guide namin, parang siyang strict na tatay. Na parang, mga anak, bawal kayo dyan, dito kayo, sumama kayo sa akin. Ganun yung atake niya. Tapos parang binigyan natin kami ng 1 hour freedom ngayon. Parang, makakawala. Alam mo yung parang mga anak na nagre-rebelde. Nagre-rebelde kasi nabigyan ng freedom. Hindi binibigyan ng freedom, masyadong mahigpit yung parents. Tapos nung nabigyan ng freedom, pakawala. Parang ngayon yung nafe-feel ko ngayon, parang, let's explore this place by myself. Okay guys, so we have 1 hour free time for lunch. Hindi siya kasama sa tour, so we have to pay by ourselves. And nandito kami sa parang area ng market. Parang street food market. So itry natin kung ano mga pwede natin makain sa area na ito. Yan, may pila dito. Ano ba to? Ooh, ano ba yan? Ay, parang masarap. Sige, try ko nga to. Pila tayo, guys. And 60 lang, 70 or 80. Para siyang pork bun. No? Sige, pila tayo. Guys, apparently this store is since 2007. So ilang years na yun? 17? Yan. Ganda ng vibe dito sa Sun Moon Lake, guys. Kita niya? Dito ako makain sa may lake. Ayan. Pumiwalay na muna ako sa grupo para makapag-video tayo. So ito. Akala ko parang pork itong bun. Tofu pala to, guys. Yan. Tofu. Tofu stuffed with pork. Ano to? Pickles. Tapos ito parang, ano ba to? Cucumber. Ano pa yung may mga nandyan? May mga kung ano-ano pa dyan sa loob. Oh. Yan. Let's see. Ooh! Mainit. Sorry, I don't speak Thai. Not time? 12:51. Okay. Mmm.
interesting kasi tofu, instead of bread, tofu siya, which means ang rich nito sa protein. Di ba? Para sa mga nag-workout. Oh, tofu, tapos pork, wala masyadong carbs. Ang ganda. Wow. Wow. Medyo mainit. Ang ganda nito para sa mga gusto magkaroon ng muscle, protein, mag-workout, no? Tofu, pork. Tsaka for some reason, hindi siya mabigat, no? Unlike kasi kung sandwich to, tapos ganun kadami yung ano, parang mabigat siya pag kinakain mo. But this one, parang ang light niya lang. Taba pala ng baboy. Akala ko merong something. May taba ng baboy. Interesting. The tofu is good, pero yung meat, medyo nakukulangan lang ako sa flavor ng meat. Medyo on the walang lasa side yung meat. Baka ito is para sa mga healthy na tao, parang nagda-diet na wala masyadong lasa. But I like the tofu part. First time ko nakakain na imbis na bread, tofu siya. So maybe I'll give this 8.13 out of 10. Saan ang galing yung 0.13? Ito, bali meron akong criteria for judging, no? Tenderness, mabot siya ng 82%. Tapos yung filling and yung kung gaano kasiksik, umabot siya ng 87%. Taste, medyo kinulang siya. So nandun siya sa 73%. Charot lang. Wala lang, gusto ko lang sabihin ng 13, bawal. Tsaka you feel less guilty, no? Kasi parang isipin mo, protein naman yung kinain ko. Or maybe I'm not getting the right amount of sawsaw. May sawsawan pala dito, oh. I think dapat sinasawsaw siya, kaya medyo nakukulangan ako sa lasa kasi hindi nahalo ng maayos yung sarsa. Yeah, baka yung sarsa yung, ayan, nakulangan. Try na natin na may sarsa. It gives more flavor pala yung sabaw. Medyo late ko na siya na realize. Wala, sorry, nalagay na sa bag ko. Ayun, sausage. Wine. Ayun guys, maraming mga free taste dito ng wine. Pero nahiya ako mag free taste, baka ma-force ako na bumili. Minsan kasi mahihayin ako mag-no. Ay, bayabas ba yan? Ang laki ng bayabas, ho. Oh. Lalaki ng bayabas. Sausage. Ay, ito ba yung ano? Yung stuffed pork? Ay, parang gusto ko to. Kinain ko to sa Shifin. Naghati kami ni Ansel. Ang kano ba to? How much is this? 80? Ah, one. A little chili. For next food, ito naman siya. Chicken stuffed with rice. So, manok to. Obvious naman. Tapos, sa loob niya may mga kanin and kung ano-ano pa. Let's see. Medyo maanghang, ah. Okay. Unang lasa ng chicken, salty. But I love the texture, very tender. Mmm.
May kasama siyang rice na medyo may mga chili. A little spicy. I don't like spicy food. This is a little spicy for me. Okay. Okay. Medyo mabigat to sa chan. Nakakabusog to. Chicken is salty, plus rice na medyo spicy. Sobrang brilliant ng idea na ang rice in-stuff just the chicken. Kasi for example, ganito, like wala ka masyadong space para kumain. Hindi mo na kailangan ng plato or pinggan. Gaganon mo na lang. Yeah? Brilliant idea. But I'm not gonna lie, it's a little spicy for me. Nabubusog na rin ako. Siguro after nito, magdi-dessert na lang tayo or magdi-drinks. But yeah, I'll give this mga 8.22. Some desserts. Pero ang galing nung chicken na, may chicken siya tapos may yung rice nasa loob. Brilliant idea. That's how you do business, di ba? You create problem or you identify the needs of the people. Tapos sabi mo, okay, para maganda itong business idea na ito, no? Ilagay natin yung kanin sa loob. Easier to eat. People can walk even na katayo sila. Street food. Yan, parang may mga kakanin sila dito. Potato. Ayun, meron palang ano dito, guys. Hotel. I think pwede kayo magstay dito sa Wyndham. Wyndham Sun Moon Lake. Yan. Magstay kayo sa hotel na to. Pagbaba nyo, ito na siya. Yung market na. Diretso nyo lang to sa dulo. Sun Moon Lake. Still have 30 minutes more. Mag-dessert na tayo. Or mag-drinks. Kaya natin mag-melty, guys. See what you can have here. Summer recommendation. Honey-scented lemon black tea. Pero parang gusto ko ng milk tea. Brown sugar bubble milk. Okay, guys. Nagtanong ako kung ano yung bestseller. Ito yung na-recommend ni ate. Honey sweet and fruit flavor milk tea. Mag-milk tea tayo. Tapos, 60 lang siya. Mura lang, no? 60 NTD. Magkano yun? Mga 100 pesos probably. 100 pesos. Milk tea na ni-recommend ni ate, no? Honey sweet and fruit flavor milk tea. Wala siyang anything, wala siyang toppings, pearl, or just pure tea, milk tea. I don't know how to describe. For this one, medyo mas lasa mo yung tea than the milk, but you can still taste the milk. Okay, parang yung lasa sa kanya, for me, like 70% tea and 30% milk. Kasi for example, sa Shiminding, di ba? Yung Shinfutang sa Shiminding, parang mostly milk yung malalasahan mo sa kanya, like fresh milk. But this one, parang mas malakas yung lasa ng tea. Maybe I'll give this... Siguro kasi naghahanap ako ng parang mangunguya. Minsan kasi buwibili ako ng milk tea, not for the milk tea itself, but para sa sago. Yung parang gusto ko may inunguya. So maybe I'll just give this mga 7.85. Ang chill lang dito sa San Moon Lake, guys. Ang ganda. Na-appreciate ko talaga yung
Special yung area dito. Ngayon na naiintindihan ko na kung bakit sabi no ni Richard, yung nakilala ko na Sun Moon Lake is his favorite place in Taiwan. Kasi somehow parang I'm mag-agree na ako, di ba? Parang nakukonbinsin na ako na mag-agree na this is one of the most beautiful places here in Taiwan. I highly recommend, guys, like, visit kayo sa Sun Moon Lake kung hindi talaga kaya, kung hindi nyo kayang mag-DIY. Of course, you can book sa Klook para hassle-free yung transportation. But the setback is, especially kapag nataon kayo sa ganito klase ng tour guide na nagmamadali, medyo it affects your experience eh. Kung kaya nyo i-DIY, better. Next time ba kaya mag-DIY tayo dito? Kasi it's really nice. Parang gusto ko mag-stay ng one night dito lang eh. Ang ganda ng area dito. Romantic. Medyo romantic ang kanyang feels. Okay, tignan nyo yung parang may lake dito. Diba, meron dyan lake. Tapos pag ganun, may kabundukan. Tapos, bang! Okay, so after this 1 hour lunch, magkakaroon daw kami ng biking session. So magbabike kami for another hour. Hindi ko alam kung saan kami magbabike, pero maganda daw yung trail dito. So yan, abangan natin yung pabike ni Mayor. Medyo maglalakad-lakad ako ng konti para bumaba yung kinain ko kasi medyo naparami tayo ng kain. No? Ayan, basically, ganyan yung itsura niya. Diba? Ang cute. Kaso dapat mas maganda yung background dun na. Tara, lakad-lakad tayo dun. Wala pa naman na. Ang meetup namin is 1:40. 1:30. Okay, we still have 10 more minutes. 10 minutes more. Tama ba? 10 more minutes. 10 minutes more. Yan. Masaya dito, guys, kapag may kasama ka or ano. Kasi parang video ka dito na maglalakad-lakad sa mga ganyan. O, diba? And gulatin, may mga walang believe sa'yo dapat. May video ka kahit mag-isa. Dali. Montage. Ayan ka, guys, meron ding cable car doon. Hindi siya kasama sa tour namin, pero kapag pumunta kayo dito, ayan, may option kayo to ride the cable car. Goodbye. Pabay na tayo. Okay, guys, so nandito tayo sa ating third stop. But yeah, magbabike na yata kami dito. So merong 1 hour na biking kasi maganda daw yung bike trail dito. Hindi ko lang sure kung paano yung mga hindi nagbabike. Meron yatang e-bike. Char! Baka merong option. Tanungin natin si Kuya kung merong ibang option para sa mga hindi nagpo-bike. Kasi pag mag-walk daw, masyadong malayo. Matarik din to, no? So, baka kung may kasama kayong mga elderly, maybe they can just stay na lang here. Ayan, no? Ikot-ikot na lang sila dito. Tapos pag nag-meet up mamaya, sasakay na lang sila ng boat. Yung mga kaya pa mag-bike. Ayan. Pero ito sila, mami nga, parang kaya pa nga nila. Si Tita, si yung isang solo traveler, si Tita Imelda, 50 plus na daw pala siya. Pero yung itsura niya parang 30 plus pa lang. Sabi ko nga anong secret niya. As in, parang akala ko 30 plus pa lang siya. 50 plus na siya. Photo spots. One, two. Yeah. Guys, ang ganda dito, no? Ang chill. I highly recommend, guys, Sun Moon Lake. Ang ganda. Hindi ko na-expect na ganito siya kaganda dito. Yan, may mga cute cafes lang. Chill-chill lang kayo. Gusto ko lang ice cream. Makita kasi akong ice cream.
Ayan, sino siya? Mukhang famous siya. O bak siya yung may-ari yata? Oo, kasi nandyan siya. Ay, ito pala yung mga famous, yung kasama niya. Akala ko siya. So yun guys, ngayon naman magbabike tayo. Meron kayong option ng electric bike or the normal manual bike. 150, one hour. We only one hour. So it's 150. So happy that trip is 250. We only one hour. No more one hour. We have no time. And the big one is the blue and the white Chinese school very large. Yeah. Terminal, the terminal is the Xiangshan tourist center. Shangshan? Shangshan. Shangshan Tourist Center. And go back. If you go straight. So guys, there's a biking trail dito sa Sun Moon Lake. Super nice, super ganda ng view. Ayun, meron talagang trail. Hindi naman kayo like nasa highway. Or meron talaga kayong dadaanan. Tapos puro lahat nagbabike. And you can see the view. Nice. I highly recommend if pumunta kayo dito, try nyo itong magbike. May bayad lang siya na 150 for the regular bike, 250 kapag electronic yata na bike. So ang pinili ko is yung normal bike lang. Yung hindi lahat kami nagbike, yung iba sila tita, yung mga mommies and daddies, nagpaiwan na lang sila dun sa parang may pier, magkakape na lang dun sila. But if you have the energy and feel nyo naman na magbike, I highly recommend guys. Super nice view. Ayan, so doon kami nang galing, tapos inikot namin yung trail na to mula dito hanggang dyan. Ayan, papunta dito, ayan. So yun guys, ang ganda dito. Woo, ibabike niya no. Ayan guys, we biked around the bike rail dito sa Sun Moon Lake, no? Ayan. And look at the view. Super, super ganda. Hindi ko alam bakit hindi siya famous sa Filipino travelers. Like, super underrated guys. Super underrated ng Sun Moon Lake. Usually, kapag pupunta tayo sa Taichung, no, ang umauna nating maiisip, Flower Garden, Rainbow Village. But no one talks about Sun Moon Lake, guys. Super underrated. Kung meron akong isang araw lang for Taichung, I would go here. Ito yung pinakamagandang pupunta nyo sa Taichung, guys. I'm telling you, Sun Moon Lake. You must visit. Like, super highly recommended. Super ganda ng lugar, guys. Super underrated. Like, lahat na lang super na naisip ko dahil ang ganda niya. Siguro ang setback lang for elderlies or yung mga hindi pa kaya magbike, hindi nila mapupuntahan to kasi masyadong malayo kung lalakarin. Hindi siya kaya ng oras if nakatour kayo kasi kaya nire-recommend nila na magbike. Pero kung kaya nyo magbike, it's worth it. Nagdadalawang isip pa kami kanina kung magbabike kami kasi mainit, ganun. It's worth it. I'm telling you, it's worth it. Ang ganda.